Kabayan, ang pag-uusapan natin ngayon ay negosyo. Dahil naniniwala ako, pag may magandang produkto, may magandang kitaan. Ang tanong, paano mong sisimulan? Natural, sa negosyo, kailangan ng kapital. At ang prinsipyo ng kapital, pag malaki ang kapital mo, malaki ang pwede mong kitain. Maliit ang kapital, maliit ang kita. At pag wala kang kapital, wala kang kita. Ang tanong, kung mag-inegosyo ko ngayon at sabihin natin, mayroon kang 50,000 pesos ngayon, ang tanong, anong negosyo ang pwede mong gawin? Ang maganda sa pag-uusapan natin kabayan, pwede kang kumita ng 24,000 isang araw. Ang maganda dito, hindi mo kailangan ng 50,000. Ang tanong, magkano? Pero bago ko sabihin, gusto ko ipakita sa iyo ang negosyo. Paano ba ang traditional business? Kasi kung mag-inegosyo ka ngayon, meron kang mga dapat malaman. Halimbawa, ikaw ngayon ay consumer. Pag ba ikaw gumagamit ng mga produkto, ikaw ba ay dumediretsyong pumupunta sa manufacturing company? Kung ang sagot mo ay hindi, kabayan, ito maganda. Dapat malaman mo, kung ito manufacturing company, kung ikaw ang consumer, hindi ka pwedeng bumili diretso sa manufacturing company. May mga tinatawag na middleman na kung saan diyan tumatakbo ang mga produkto. Para manufacturing company, may tinatawag tayong wholesaler. And ang wholesaler, ito yung bumibili ng maramihang produkto sa manufacturing company. And wholesaler, siya naman yung nagpapasa ng mga product sa mga, sabihin natin mga provincial agent. Meron ditong area agent, meron ditong advertiser. Of course, ang advertiser, ito yung gumagamit ng ano? Gumagamit ng mga artista, pinapalabas sa TV, sa radio. So maganda nito, hindi pa tapos. Para advertiser, meron dito mga supermarket. And sa supermarket na to, meron pang kasunod to. Meron dito mga suking tindahan kung saan, kung ikaw ang consumer, dito ka bibili ng produkto ang gusto mo. At ito maganda, kung ang produkto na bibili mo ng 100, malamang ang wholesaler nakukuha lang na mas mura, sabihin natin 10. And lahat ng middleman na yan ay kumikita. Kaya pagdating sa ating mga consumer, mataas ng produkto. Ano ang kagandahan sa opportunity ng i-offer ko sa'yo? Dito, ang maganda, tinanggal na lahat to ng company. Tinanggal lahat ang middleman. Ang maganda, nagkaroon na lang ng isang distributor. Ang distributor na to, siya ngayon yung gagawa ng kampanya ng wholesaler, ng middleman, provincial agent, area agent, advertiser, supermarket, and suking tindahan. Ang maganda, kabayan, ang tanong mo, Sir Andy, paano naman ako magiging distributor? Kabayan, ang pag-uusapan natin ngayon, paano ka magiging distributor ng AIM Global? Ang sagot kabayan, meron kaming global package na worth 7,980. Malamang, tanongin mo sa akin, Sir Andy, 7,980, malaki pa rin yan kung walang babalik. Tama ka kabayan. Pero para sa akin, tingnan mo muna, ano yung laman ng global package? Number one, bibigyan ka ng company ng worth 6,000 na produkto na AIM Global. Pwede mong gamitin, pwede mong ibenta. Number two, bibigyan ka ng company ng distributor tracking center. Ano naman Sir Andy, ang distributor tracking center? Magkakaroon ka ng username and password wherein pwede mong makita ang group sales mo at pwede mong ma-withdraw ang income mo. Number three, bibigyan ka ng company ng lifetime discount of 25% up to 50% depende sa produkto na magugustuhan mo. Number four, bibigyan ka pa ng company ng pre-medical check-up. Kabayan, ito maganda dito, ang pre-medical check-up ay pwede mong magamit right away kapag ikaw ay naging distributor ng AIM Global. Number 5, ang maganda pa ba dito, kabayan? Bibigyan ka ng worth 200,000 personal accident insurance. Sir Andy, ano naman yung insurance na sinasabi mo? Anything happen to you, pag may nangyari sa'yo sa labas, na aksidente ka, 200,000 ang pwedeng makuha ng family mo. Eh what if hindi ka namatay, na-hospital ka? Pwede ka maka-reimburse maximum 10,000 pesos medical reimbursement. Depende sa nagastos mo. Kung nagastos mo, 9,000, ang makukuha mo lang, 9,000. Kung nagastos mo, 20,000, ang makukuha mo, 10,000. Malinaw ba kabayan? Number 6, aside sa 200,000 accident insurance, makukuha mo pa ang ano? Bibigyan ka ng company ng ATM and ID. Ang maganda lang kabayan dito, kapag ikaw nasa local, nasa Pilipinas, ang makukuha mong ATM, Banco de Oro. At ID, ang maganda sa ID natin, magagamit mo international. Kung saan merong business center sa international, ipakita mo lang yung ID mo, makukuha mo na ang discount na para sa'yo. Ang maganda pa rito kabayan, sa number 7, aside sa ATM and ID, bibigyan ka pa ng company ng business kit.
Sir Andy, ano naman yung business kit na sinasabi mo? Kabayan, ang business kit, eto, makikita mo dito yung mga produkto ng company, company profiles, even yung history kung paano nagsimula ang AIM Global. And last but not the least, kabayan, sa number 8, dito, sigurado ako, matutuwa ka. Kasi bakit? Pag distributor ka ng AIM Global, automatic, bibigyan ka ng company ng pre-scholarship certificate. Sir Andy, scholarship certificate? Ano naman yan? Ang maganda rito, kabayan, kung meron ka pang anak na hindi nakapag-aaral, pwede mo ipagamit. Bakit? Transferable. Pwede mo pamigay sa anak, kahit sa kanino, even sa kapitbahay. Ang tanong, Sir Andy, scholarship certificate? What if yung anak ko ay grade 6 pa lang? Kailan niya pwedeng gamitin? Magagamit niya yan pag nag-college siya. Okay ba yung kabayan? Eh Sir Andy, what if lahat ng kamag-anak ko, lahat ng anak ko nakatapos ng pag-aaral, sino pwedeng gumamit? Pwede mo siyang pamigay sa kahit kaninong kaibigan mo. Yun ang maganda rito, kabayan. Ang tanong na lang, eto. Yung 7 and 80 mo ba na sinasabi ko kanina na puhunan, kung ang babalik sa'yo, meron kang product na worth 6,000, meron kang distributor tracking center, meron kang discount lifetime, meron kang pre-medical check-up, meron kang insurance, meron kang ATM and ID, meron kang business kit, meron kang scholarship. Ang tanong, ang 7 and 80 mo ba, bawi o bawing-bawi? Malamang ang sagot mo, bawing-bawi. Kabayan, ang pag-uusapan natin ngayon, kapag distributor ka na, paano kakikita sa AIM Global? Number 1, pwede kang kumita through retailing. Ibig sabihin, pwede kang magbenta-benta ng produkto. Ang tawag ko dito, not selling. Ano? Sharing. Ang gagawin mo, gagamit ka ng product at lahat ng magandang mangyayari sa'yo, yun na ikukwento mo sa mga kakilala mo. Pag ginawa mo yan, meron kang 25% na pwedeng kitain sa bawat produkto na naibibenta mo. Number 2, pwede kang kumita through direct referral bonus. Sir Andy, paano naman yan direct referral bonus na sinasabi mo? Pag member ka na AIM Global, magkakaroon ka sarili mong distributor tracking center. So, ikaw yan. Ang gagawin mo lang, kaya madaling intindihan, kabayan, gagawa ka ng left group sales and right group sales. Paano yon? Ang gagawin mo, mag-iimbita ka na kakilala mo dito na maaaring magkaroon din ng interest sa negosyo na ginagawa natin. At kapag ang kakilala mo, i-assume natin si letter A. Si letter A, ang ginawa niya, nung nakita niya maganda ang negosyo, bumili rin siya ng global package. Pag bumili siya ng global package, ang tanong eto, yung bang kaibigan mo, panalo. Gaya mo kabayan, panalo din siya. Kasi kung ano yung nakuha mo, yun din ang makukuha niya ng global package. Eto maganda. Pag siya bumili, meron kang direct referral bonus. Ang tanong, magkano? 500 pesos. Kabayan, kung part-time mong gagawin, pwede na. 500 pesos. Eto maganda. Isa lang ba ang kakilala mo? Kaya nga left and right. Kahanap ka ng dalawang kakilala mo dito. Siyempre, ang nangayayin mo dito muna, yung malapit sa'yo. And pag nakuha mo na yung letter A, malamang pag na-invite mo si letter B at nagandahan din ang negosyo, siyempre, malamang si B magjo-join din yan. At pag yan bumili ng global package, gaya mo, meron ka na namang direct referral bonus na 500 pesos. Kaya lumalabas, sa dalawang taong na-imbita mo, magkano kinita mo? Meron ka ng kitang 1,000 pesos. Eto, maganda kabayan. Hindi dyan nagtatapos yan. Sabihin natin, dalawa lang ang na-imbita mo. Eto, maganda. Yung number 3. Sa number 3, may tinatawag kaming pairing commission. O Sir Andy, ano naman yung pairing commission na sinasabi mo? Meron po tayong sistema na kapag meron kang left group na 1,200 points at meron kang right na 1,200 points, babayaran ng company yan, automatic. Meron kang pairing commission. Magkano? 1,500 pesos. Sir Andy, paano mangyayari yon? Ikaw, nung inimbita mo si A, bumili ng package, at si B, bukod sa 500 pesos na kinita mo bawat isa, magkakaroon ka pa ng pairing commission. Paano? Saan ang galing ang 1,200 points? Every global package po na binibili, na kakilala mo, nag-i-earn ka pa po ng 1,200 points. At pag nangyari po yan, kung titingnan mo to, meron ka 1,200 points sa left at sa right, oh, di ba? Gaya na sinabi ko kanina, pag may 1,200 points sa left and right, nako-convert siya into 1,500 pesos. Kaya lumalabas po, kabayan, kapag meron kang A, meron kang B, aside sa kinita mo na 1,000 pesos na direct referral, meron ka pang 1,500 pesos. So lumalabas, sa dalawang naimbita mo, na hindi lang 1,000 kinita mo, kumita ka ng 2,500 pesos. Ito maganda. Sir Andy, malamang, kung mahihiyain ako, baka dalawa nga lang maimbita ko. Pwede ba yun sa negosyo na to? May kota ba dito? Kabayan, yan ang maganda dito.
Kahit dalawa lang yan, pwede ka pa rin kumita. Paano? Sabihin natin, tamad ka. Si letter A masipag. Siya nag-imbita na kakilala niya. Ano mangyayari sa kanya? Natural. Si letter A, gaya mo, malamang gumawa rin sarili niyang grupo. Left and right group. At pag nangyari yan, si A, mag-iimbita yan. I-assume natin. Si letter A, naimbita niya si number 1. Ano mangyayari? Natural, si letter A, siya ang nag-imbita sa kaibigan niya, siya ang kikita ng 500 pesos. Malinaw ba kabayan? At eto pa maganda, aside sa 500 na pwedeng kitain ni letter A, meron din siyang 1,200 points. At eto maganda kabayan, dahil ikaw, pwede mong tanongin sa akin, Sir Andy, si number letter A lang ba ang pwedeng kumita? Kay number 1, sa direct referral, si letter A lang ang pwedeng kumita. Pero sa point system natin, pag si number 1 nag-join, may points si A, may points ka din. Maganda, maganda, maganda. At pwede mo rin tanongin sa akin, hey, Sir Andy, ano naman ang mapapala ko sa 1,200 points? Kabayan, tingnan mo mabuti. I-assume natin, si letter B, nag-invite din na kakilala niya at nag-join din sa negosyo natin. Sino ang kikita ng 500? Of course, kung sino ang nag-imbita, since si letter B ang nag-imbita, yung number 2, siya yung mayroong 500 pesos. Ang maganda, meron din siyang 1,200 points. Eh ikaw, ano ang meron ka kay number 2? Meron ka ring 1,200 points. Ibig sabihin, meron si B, meron ka. Ito maganda. Kung papansinin mo, si number 1 at si number 2, kilala mo pa ba? Di ba hindi na? Ito maganda. Si number 1 at si number 2, since nasa left and nasa right group mo, ikaw, kabayan, meron ka na namang 1,500 pesos. Ganun siya kaganda kabayan. Malamang tanongin mo sa akin ngayon, eh Sir Andy, sige nga, eh si A, paano naman siya magkakaroon ng pairing commission niya? Si letter A, para kumita ng 1,500, kailangan din niya meron siya another side. I-assume natin si letter X, nag-join sa negosyo. Bukod sa 500 na referral bonus si letter A, meron din siyang ano, may pairing commission na rin siyang 1,500. I-assume natin si letter B, nakarecruit din ang kakilala niya. Natural, ilalagay niya sa other side niya. I-assume natin si letter Y. Pag si Y nag-join, may 500 si letter B. And this time, tingnan mo ha, meron na rin siyang pairing commission. And malamang tanongin mo sa akin ngayon, eh Sir Andy, ano naman ang benefits ko kay X at kay Y? Tandaan mo to, si X nung bumili, may points ka din. Si Y nung bumili, may points ka din. Ibig sabihin, yung points ni X at points ni Y, pwedeng bayaran sa'yo. Meaning, meron ka ring 1,500 pesos. Kabayan, yung nakita mo, ganun kaganda yung sistema ng kumpanya. And malamang pwede mo sa akin tanungin, Sir Andy, what if, i-assume natin, dumami ng dumami ang tao ko. Paano yun? Halimbawa, sa left mo, nagkaroon ka na 1,000 tao. Pwede ba mangyari yan? Pwedeng pwede. Sa negosyo na to, walang imposible. I-assume natin, sa right group mo, nakakreate ka ng 1,000 na members din. Ito magandang tanong dito. Sir Andy, hindi ba malulugi ang kumpanya natin? Kapag yung 1,000 tao ko sa left at sa right ng mga members ko, ay nag-recruit din na gaya ko. Tingnan po natin. I-assume natin, Monday. Nung Monday, yung 1,000 nag-imbita. Ang dami nag-join. Ilan? Sabihin natin 50. Sa kabila, 60. Posible ba mangyari yan? Of course, pwedeng-pwedeng mangyari. Ang maganda nito ngayon, kung titingnan mo, may 50 ka sa left, may 60 ka sa right. Ilang pares meron ka? 50 pairs. Ang tanong, 50 pairs din ba ang babayaran ng Global? Hindi po. Nag-design ng company na tinatawag naming safety net. Ano ibig sabihin nun? Bawat araw, meron ka lang limit na income na pairing commission. Ilan at magkano? Ang babayaran lang sa'yo, maximum 16 sa left and 16 sa right. Sir Andy, bakit? Ang tawag po doon, safety net, para hindi mag-overpay ang company. Magkano? Kita mo. Grabe. Kabayan, tingnan mo ha. 24,000 pesos per day. Imagine mo, 24,000. Pwedeng-pwede na. Eh, Sir Andy, eh yung sobra, saan napunta? Ang tawag po doon, plus out na. Kita na po yun ang kumpanya. Okay lang po ba? Kumita ang kumpanya? Of course, dapat kumita ang kumpanya. Dahil pag nalugi ang kumpanya at hindi yung kumita, hindi na po tayo makita-kita. Kaya para sa akin po, ang 24,000 ay pwedeng-pwede na. Huwag kang mag-alala kabayan. Pagdating ng Martes or Tuesday, tingnan mo ang pwedeng mangyari. Ang mangyayari pagdating ng Tuesday, yung mga tao na yan, hindi naman ihinto yan. I-assume natin, humina ang grupo, 40 ang na-recruit sa kabilang side. Sa other, sa right group, may na-recruit 50. Lumalabas kabayan, noong Tuesday, meron kang 40 pairs. Ang tanong, magkano ang babayaran ng AIM Global sa'yo? Again, because of our safety net system, ang babayaran lang sa'yo, 16 sa left and 16 sa right. Ang tawag doon, plus out. Eto, another question.
malamang tanongin mo sa aking kabayan ngayon, Sir Andy, what if wala ako isang side? Assuming wala talaga, egg lang ang lumaki sa akin. Good news, kabayan, magandang tanong yan. Dahil sa ibang company, kapag wala ka ng pairing, wala ka ng match, wala ka ng kita, sa In Global, kahit isang side lang ang lumaki sa'yo because of this system, uni-level system, ang ibig sabihin po niyan, kahit isang side lang ang lumaki po sa'yo, pwede kong kumita. Paano? I-assume natin, si letter A group lang ang natira sa'yo. Yan lang ang taong meron ka. Si B, wala. Tingnan natin. Si letter A, ito po yung first level mo. Ibig sabihin, lahat ng bibili sa first level mo, meron kang 10% na income sa total sales niya. At ito maganda, yung second level mo, second level, meron kang 5% na commission pa. At hindi lang yan. Second level, up to the 10th generation mo. Ibig sabihin, kabayan, sa negosyo na to, kahit hindi mo nakakilala, pwede ka pang kumita. Eh, Sir Andy, paano yung 11th level? Paano naman ako kikita dyan? Kabayan, tingnan mo, meron pa tayong number 5. Ang tawag natin dito ay stair step. O, Sir Andy, ano naman yung stair step na yan? Ano naman ang ibig sabihin yan? Ang stair step, kabayan, ang ibig sabihin yan, pag ikaw nag-join sa negosyo na to, automatic, ang tawag sa'yo ay ano, distributor. At pag ikaw distributor, time will come, pwede ka ma-promote. Paano? May tinatawag tayong silver executive. Meron tayong gold executive, and meron din tayong global ambassador. Ang tanong dyan, Sir Andy, paano ako magiging silver executive dyan? Tingnan natin. Sa silver executive, merong points na kailangan mo ma-reach. 10 points. And sa gold executive, 100 points. Sa global ambassador, 1,000 points. Sir Andy, sobrang laki naman ng points sa pinag-uusapan natin. Ang tanong, gaano ba kadami o ano ba ang katumbas ng 10 points? I-assume po natin ang isang produkto. Sabihin natin ang C24/7. Ang C24/7 po, ang equivalent ng 10 points, kailangan mo lang meron kang 50 boxes of C24/7 na reorder. Isang produkto pa lang pinag-uusapan natin. Eh ang tanong, Sir Andy, paano naman, ano naman mangyayari sa akin? Kung naging silver ako, naging gold ako, naging global ako. Partner, kabayan, tingnan mo mabuti. Pag ikaw silver executive, tumataas ang rebates mo. Ang silver executive, may 10%, gold executive, 20%, and ang global ambassador, 30%. Ano naman, Sir Andy, ibig sabihin yan? Kung nakita mo kanina, nung ikaw ay distributor pa lang, tingnan mo ha, nung ikaw ay distributor pa lang, may kita kang 10% sa first level mo, sa second level, 5%, up to the 10th level. Eto, maganda kabayan. Once na ikaw naging silver executive, sa 11th level mo up to infinity, meron ka nakita na 10%. Ang tanong, paano mo kukunin ang silver executive? Kabayan, eto maganda, tingnan mo buti. Meron tayong 4 features. Ano yung 4 features? Number 1, hindi mo kailangan bilhin itong mag-isa. Bakit? Sa 4 features natin, number 1, this is a group points. Ibig sabihin, ikaw at ang binili ng grupo mo ay puntos mo. Diba? Mas madaling makuha ang 10 points. Sir Andy, gaano katagal? Ito pa maganda. Number 2, may tinatawag tayong no time frame. Sir Andy, ano ibig sabihin ng no time frame? Kabayan, ang ibig sabihin ng no time frame, kung kailan mo makumpleto ang 10 points. Nakumpleto mo ng 1 month, 2 months, or even 3 months, or even 1 year. Kung kailan ka maka 10 points, doon ka magpapromote. Maganda ba? Maganda. Ito pa kabayan. Malamang tanungin mo, eh Sir Andy, 100 points, malaki na yan, gold executive, ako lang ba bibili niyan? Kabayan, eto maganda dito, this is a group points. Again, kanina may 10 points ka na, 90 points na lang, 100 points ka na. Ibig sabihin yung 10 points mo, hindi nawawala, 90 na lang, gold executive ka na. At pag nangyari yan, 20% na ang overriding commission mo. Eh ano naman sa akin, kung mapromote ako, ano mapapala ko? Tingnan mo ha, nung distributor ka, 10% ka. Nung ikaw na-promote, silver executive, plus 10 ka na. Yung second level mo up to infinity mo. Guys, partners, kabayan, tingnan mo mabuti. Nadadagdagan yung puntos mo. Ang maganda rito, yung 11th mo up to infinity. Kanina, nung distributor ka, wala kang kita. Pero once na ikaw na-promote, kahit isang position lang, yung income mo tumataas. Nakita mo kabayan? Maganda, maganda, maganda. Eh, Sir Andy, o sige, sabihin na natin, naging gold executive ako, posible mangyari. Eh, yung global ambassador, pwede ba mangyari? Eto, maganda kabayan. Kung titignan mo, this is a group points again and no time frame. Ano ibig sabihin nun? Kung naka 100 ka, 900 na lang. Huwag kang mag-alala. Bakit? No time frame pa din. Kahit abutin ka isang taon, dalawang taon. Kung kailan ka maka 1,000, yung buong grupo mo,
doon ka, magiging global ambassador. Ang maganda, pag global ambassador ka, 30% na ang overriding commission mo. Alam ko kabayan, naintindihan mo yung pinapaliwanag ko. Pero hindi doon tayo nagtatapos. Tingnan mo ang number 3 features. May tinatawag tayong no reversion and no demotion. Sir Andy, mukhang nalilito na ako dyan. Ano naman ang ibig sabihin ng no reversion o no demotion? Ang no reversion po, ibig sabihin, once na ikaw naging silver executive na, hindi ka na pwede maging distributor pa. Yun ang maganda sa IM Global. Yung 10 points mo, talagang pataas yan. At ang maganda dyan, sa no reversion natin, kahit wala ka ng sales, let's say, ngayong buwan na to, wala kang sales, next month, silver executive ka din. Sana kabayan, naintindihan mo yung sinasabi ko. Eh yung no demotion, ano naman yung no demotion sa Randy? Sa no demotion po, eh assume natin, naging global ambassador ka na, and syempre pag global ambassador ka na, marami ka ng tao. At syempre pag marami ka ng tao, of course marami kang kinikita. Sabihin natin, nagkaroon ng senaryo, napaaway ka. Nung napaaway ka, nakapatay ka. Ito ang sabihin ko sa iyo kabayan, pag ikaw global ambassador, kahit ikaw malaki na kinikita, pag nakapatay ka, kulong ka pa din. Ito, tanong. Pag ikaw nakulong, yung mga downlines mo, makukulong din? Of course, hindi. Ito, maganda. Kahit nasa loob ka ng kulungan, kung kumikita ka sa labas ng malaki, kahit nasa loob ka, kumikita ka pa rin. Diba, napakaganda? Ito, good news. Paglabas mo, nakalaya ka. Good news. You're still global ambassador. Walang tinatanggal. Walang demotion. Ito, maganda. Paglabas mo, welcome ka pa rin sa Global. You're still global ambassador. Yun nga lang, ex-convict ka na. Okay? And number 4, kabayan. Last, pwede mo sabihin sa akin, Sir Andy, may hiyain ako. Pwede ba ako dyan? Good news kabayan, you are welcome to our business. Bakit? May tinatawag tayong no pass-up system. And dito, welcome dito ang mga may hiyain. And malamang, isa ka sa may hiyain na sinasabi ko. Eto maganda, i-assume natin, may hiyain ka. Eto ka, may hiyain ka. Ang ginawa mo, dahil ang sabi ni Sir Andy, kahit may hiyain, basta member na yung global, pwedeng maging global ambassador. Ang ginawa mo, nag-imita ka, nakakilala mo. Sino? Si letter A. Si letter A, syempre, gaya mo yung mahihiyain. Tama? Ito maganda ngayon, kabayan. Si letter A, sinabi mo lang din sa kanya, A, mag-invite ka, panig-imita ka, kahit daw mahihiyain ka, ay pwede kang, ano, maging global ambassador. Ang ginawa niya, in-invite si B. Si B, in-invite si C. Kabayan, tingnan mo mabuti. Huwag kang malilito. Kayong mga magkakaibigan, puro mahihiyain. Nagkataon, si letter C, may kakilala. Sino? Isang tao na napaka-cute, hindi mahihiyain, walang hiya. Eto maganda. Ang pangalan ng tao ay ito, si A-N-D-Y. Sino yan? Si Andy. Ako yun, yung nagpapaliwanag sa'yo. Kung kayong apat mahihiyain, eh ako, walang hiya. Nagkataon, mapangarap ako. Sa tingin mo, kung si C, nakaibigan ko, sinabi na pwede ako yumaman, gagawin ko? Oo naman, yan ang gusto ko, yan ang pangarap ko, kung paano yumaman. Natural si Andy, pag ito may pangarap, masipag, ang gagawin ni Andy, tatrabuhin ang negosyo. And time will come, si Andy, pwedeng mag-global ambassador. Pwede siyang maging millionaire circle. At pag nangyari yan, sa ibang company, pwedeng tanggalin ako sa inyo. Bakit? Puro kayo tamad. Pwede ko ilagay sa mga masisipag. Pero good news, sa negosyo natin, may tinatawag ng no pass-up. Ano ibig sabihin nun? Mayroong form of gratitude. Kung wala ka, wala si A. Kung wala si A, wala si B. Kung wala si B, wala si C. Kung wala si C, wala si Andy. Wala ako. Hindi ako mag-global ambassador. Because of our system, no pass-up system. Pag ako na global ambassador, congratulations, lahat kayo ay global ambassador na din. Kaya lang, malamang tanongin mo sa akin, Sir Andy, ikaw, milyon na kinikita mo. Eh kami, paano? Good news, napaka-fair ng company natin. Kung sino masipag, yun ang kikita. It doesn't matter na ako nahuli. Tama? Pag ako masipag, ako malaki kikitain. I-assume natin, kumikita na ako ng milyon. Eh kayo, paano na? Hindi kayo kikita ng ganung kalaki. Ang maganda sa'yo, global ambassador ka na. Anytime, simula mo ang negosyo, 30% ang overriding commission mo. Ito, maganda. Yung number 6 natin. Ano ba yung number 6, Sir Andy? Ang tawag namin dito is a royalty income. Pag sinabi mong royalty income, ito, maganda rito. Global ambassador ka. Sa first 5 generation global ambassador mo, meron kang 2% na income sa total sales reorder ng grupo. Maganda pa rin yan. Kasi bakit? Pag sinabi mo nga global ambassador na yan, malaki grupo niyan. And pwede kang kumita. Ito maganda. Naintindihan mo ba yung negosyo? Kabayan, alam ko, marami kang tanong. Pero sila sasabihin ko, sa lahat ng pinliwanag ko, alam ko, marami ka nang naintindihan. Again, kabayan, sa negosyo na to,
hindi pinag-uusapan kung ikaw ay mahihain. Ang pinag-uusapan natin dito, may pangarap ka pa, gaya ko. Kung merong anon, welcome and gustong-gusto ka tang makasama sa negosyo na InGlobal. Kabayan, ang pag-uusapan natin ngayon, paano mo sisimulan ng negosyo? Dahil pwede mo sa akin sabihin ngayon, Sir Andy, ang problema ko, wala akong pera. Tama ba ako, kabayan? Ito naman sasabihin ko sa iyo, kabayan. Hindi issue ang pera dito para maka-join ka. Patutunayan ko sa iyo yan. I-assume natin, may pera ka ngayon. Kaya lang, hindi mo naman ako naintindihan. Tanong, magjo-join ka ba o hindi? Siyempre, sagot, hindi ka magjo-join. Kasi, hindi mo naman naintindihan. Kahit may pera ka. Baliktarin natin sitwasyon. Wala kang pera ngayon. Pero nakita mo na kapag ginawa mo ang negosyo, pwedeng mabago ang buhay mo. Kaya lang, wala kang pera. Tanong, gagawa mo ba ng paraan o hindi? Alam ko ang sagot mo. Gagawa mo ng paraan. Ibig sabihin, hindi issue ang pera dito. Depende yan sa pagkaintindi mo. Kahit wala kang pera, kung nakita mo, pwedeng mabago ang buhay mo. Kahit bukas na bukas, pwede kang mag-join sa negosyo na to. Kaya lang, tanong, Sir Randy, wala talagang pera. Tingnan natin. Anong year ngayon? 2014 na, kabayan. Kung hanggang ngayon, ang problema mo pera, alam mo kung bakit? Kasi hindi mo binabago yung ginagawa mo. Dahil kung ano ka raw ngayon, eh di decision mo 5 years ago. Ano yung ginawa mo noong 2009? Tama ba ako, kabayan? At kung ano ka sa next 5 years of your life, 2019, kabayan, kung hindi mo babaguhin yung decision mo ngayon, makikipagpustahan ako sa'yo. Sa 2019, wala ka pa din pera. Tama ba ako, kabayan? Alam ko sagot mo, tamang-tama. Bakit? Nangyari sa akin yan. 8 years ago, nung nakita ko yung InGlobal, year 2006, pareho tayo ng problema. Wala din akong pera. At ang sabi sa akin ng speaker, nung time na yun, alam mo ko ano sabi? Kung ano daw yung ginawa ko for the past 5 years, kaya yun ako. Ano ba yung ginawa ko nung past 5 years? Eh ba diba, dati akong OFW sa Taiwan. So, wala nangyari sa akin. At alam mo kung bakit ako na yung masmasan? Ang sabi ng speaker, kung ano daw yung buhay ko noong 2006 at pag hindi ko binago yung ginagawa ko, sa 2011 daw, problema ko pa rin ang pera. Kabayan, sa tingin mo, tama kayo speaker noong 2006? Tingnan mo, tingin ko tamang-tama. Kung hindi ko binago, malamang kung nag-Taiwan ako, 2011, pareho pa rin ang buhay ko. Eto, maganda. Isang bagay hindi ko nakakalimutan sa sinabi ng speaker noong 2006. Andy, try mo lang InGlobal. Wala namang mawawala. Bakit? Dati ka nang wala. Pero ito, maganda, kabayan. Try mo lang. 1 year. 2007. Pag walang nangyari ng 2007, another year. I-try mo lang uli. Year 2008, Andy. Pag wala pa rin nangyari, Andy, nako, lalo ka na huwag huminto. Bakit? Nakakahiya. 2 taon, wala pa din nangyari. Ituloy mo another year. 2009. At pag walang nangyari sa 2009, lalo ka na huwag huminto. Kahiya-hiya talaga yan. Sa madaling salita, kabayan, alam mo ang ginawa ko? Tinry ko lang. 1 year, 2007. Good news, after 1 year, lumabas ang first card ko sa InGlobal. At ito pa malupit, hindi pa natatapos. Another year, grabe, lumabas, brand new card ko uli. Kabayan, sa tingin mo, 2 taon kong ginawa negosyo, bawi ba ako, bawing bawi? Alam ko, sagot mo, bawing bawi na. Pero hindi doon nagtapos. Another year, 2009. Nakakatuwa. Kasi bakit? Lalong gumanda. Bakit? Hindi ako bumili sakyan. Bumili ako condominium unit. Diba, kabayan? As dating OFW, ganun nakuha ko in 3 years time. Pero hindi doon nagtatapos. Sa sobrang ganda ng kumpanya, sabi ko sa sarili ko, year 2010, hindi na ako papayag, maliit pa rin sakyan ko. Kaya kabayan, alam mo ano ginawa ko? Year 2010, ginol ko. Sabi ko, April of 2010, bibili ako mas malaking sasakyan. Alam mo nangyari? Hindi natupad noong April 2010. Bakit? Sa ganda ng InGlobal, kabayan. March pa lang of 2010, nakabili na ako ng SUV car ko. Kabayan, nakita mo ba kung gano'ng kaganda yung negosyo sa ginawa ko? At eto maganda. The rest is history. Anong year na ba ngayon? Eh di ba, 2014 na? Eh hindi mo natatanong, kabayan. 8 years na ako sa negosyo. Anong maganda? Dating OFW, sana mangyari din sa'yo yung nangyari sa akin. And naniniwala ako, kung ipinanganak ka ng mahirap, ay hindi mo kasalanan. Ngunit, ang mamatay ka ng mahirap, kabayan, para sa akin, isang malaking pagkakasala. Kaya ako sa inyo na nakikinig ngayon, huwag kayong papayag. Sa buhay nyo, minsan ay pumayag kayong maging mahirap na lang. Para sa akin, kung may opportunity ka nakikita na pwedeng mabago ang buhay mo, ngayon pa lang, kabayan, sinusubukan na. Dahil naniniwala ako, ang pagkain, masarap kainin pag bagong luto, parang InGlobal. Kung nakita mo na maganda, dapat ngayon, sinusubukan mo na. Parang pagkain, tikman mo lang. Pag nasarapan mo, kainin mo. Ganun ang InGlobal. Hatabin mo, habang bata ka pa, habang malakas ka pa, gawin mo ng InGlobal. Kailan mo gagawin? Pag matanda ka na, pag wala ka ng lakas,
Abayan, this is your time. Sana naintindihan mo lahat ng sinabi ko. Dahil gawin mo't hindi ang Global, tuloy-tuloy na to. Kung gano'n rin lang, kung tuloy-tuloy na lang Global, bakit papayawan ka pa? Kung alam mo naman na pwede mo bago, pwede kang yumaman sa Global.